O, diba? May pag-ganun-ganun. O, gusto mo yan? Ganon ang high note, sabi ni Stel. Ganyan daw. Hey guys! Welcome back to my channel. It's Jemaica, and for today, meron naman tayong bagong reaction video. And today, we are going to react to SB19's performance at YouTube FanFest 2021. And dalawa nga yung pinerform nila dito. They performed Mana and Bazinga together with AC Bonifacio. But I already filmed for the Bazinga performance. Na-film ko na yung reaction video ko doon. And if you guys are interested into watching that, I'm going to put a link over here. So yearn. But in this video, I'm going to react to Mana performance. And sobrang na-excite ako dito kasi never ko pang napanood yung performance na to. Hindi ko alam yung choreography. But of course, I know the song. But like yung choreography nila, hindi ko alam. Kasi I'm one of those girls na hindi nakapanood ng concert ng SB19. Kaya ayun, sad but like we can live with it. But ayun nga, hindi ko pa napapanood yung kahit anong choreo nitong Mana. And I'm so excited na makita kung ano yung ma-offer sa atin ng SB19 for this performance. Especially na bongga-bongga kanilang damit dito. Malamulawin. Ganon. Hator. Di ba yung Hator yung parang anong tawag dito? Ay, Hator. Ano ba yun? Encantadja yun, di ba? But ewan ko, nakalimutan ko na. Yung sa mulawin, basta mukha silang mulawin dito. Na may mga ugat-pak at mga pak-pak. Ganon. So, ayan. Huwag na nga natin ito patagalin. Ang dami ko naman sinasabi. Let's get into the video. Now! Go! Ay, nung stage na to. May pa-moon and everything. And I also love yung, wait lang. I also love the intro of this song. Kasi diba parang may nagsasalita, mayroong newscaster or something na ganun. Parang, alam mo yun, very dramatic yung pagpasok ng kanta. Kaya, perfect na perfect. Grabe. Pag-a-learn. Hindi pa may waka, di mo kilala nung nasa lubak pa. Di pa lang malakalay, kayo ng musta, pusta ko sa'y kwenta. Ngayon nasa labam, nakita ko'y bago na. Wait lang, nakita ko pala yung ano nila dito, yung looks nila. Like, syempre, na-leak na yung damit nila dito. But, tawag dyan, yung pati yung makeup nila. Grabe, intense na intense yung makeup. Pati meron pa silang pa-prop sa kanilang kuko. Diba? Para silang, meron silang mga black na nails. And, ayun, talagang very into the concept ng kanta. Bongga yun. Every detail talaga. Bakit nga ba ganito? Alam nyo, naalala ko nung nag-upload ako nung reaction video ko sa performance ng SB19 sa ASAP, yung nag-perform sila ng Bazinga. Na sabi ko doon na meron ngang nag-comment dun sa isa ko pang video naman na hindi daw nila masyado nagustuhan yung perf, ay yung choreo ng Mana and ng Bazinga kasi masyado daw laid back, ganon, parang kasi hindi nga SB19 yung gumawa ng choreo nung ano na yun, kasi pagod sila and everything, ganon. Ang daming mga chika nun. But like, ang daming nag-defend talaga sa SB19 kasi daw, syempre mahirap nga naman na mag-perform ng ilang oras kasi syempre diba concert yon, and mahirap naman mag-perform kung sing and dance and live sila tapos sobrang intense ng lahat ng choreography nila. And actually, sobrang ganda rin naman nung ano, nung choreo ng Bazinga and ng Mana. Alam mo yun, yung kahit laid back yung
parang hindi ganun ka-strong or like hindi, basta hindi siya ganun ka-strong yung choreography. Sobrang swag pa rin at saka saktong-sakto pa rin siya dun sa song. And talagang makikita mo yung galing ng SB19 kasi kahit hindi ka-strong yung choreography nila, talagang maganda pa rin tingnan yung performance nila. Kasi parang, alam mo yun, hindi naman dahil sa strong choreography kaya magiging maganda yung performance. It's about the dancers and about the performers, kung paano nila madadala yung performance na yun with the choreography that they have. So, ayun, kudos sa SB19 kasi sobrang ganda ng choreography na to. I love it. I'm digging for it. Yeah, diba? Oh, sige nga. Sabi ko, di na nga akong mahabot dito sa kinalalagyan ko. Ingay pa ng katabi kung ano plano. Ang turbo, churning on the nitro. Super palayo, di na. Si Justin, napapansin nyo ba yung hair niya? Mukha siyang ano, mukha siyang manok. Kasi meron siyang mga feathers, tapos yung hair niya nakataas pa. Mukha siyang manok te, pero ang gwapo pa rin ni Justin. Napakagwapong manok, ganon. Hihito, I'm a floating kid cause I'm grounded. Chilling, what you call it, punch, we not dead. Wala na bang bago. Ay, okay, meron silang backup dancer. Hina pa natuto. Sa akin ay hindi problema. Kung di nyo pa nakikita, tinataglay ko ang biyaya. Hindi, hindi nyo maitakila. Mano ng gun. Oh my gosh. Ayan, nag-load na nga yung internet ko. Hindi naman nakikisama tong Converge. Ano ba yan? Wait lang, papaloadin ko lang mga sis kasi ambot. Paloadin ko lang. Wait lang mga sis. Okay, so nag-data na lang ako, no? Ako na lang mag-a-adjust para kay Converge, di ba? Naiyan naman ako sa internet nila eh. Okay, so balikan na natin to. And favorite part ko tong part na to. Yeah. Oh, diba? May pag-ganan-ganan. Oh, gusto mo yan? Yeah. Wow. May pa-dramang ganan. May pa-ano. Sabi ang baba talaga yung boses ni Tim, no? Kaya kinakatakutan. Grabe ang intense naman itong performance ito, mga sis. Ganon ang high note, sabi ni Stel. Ganyan daw. Yes! Grabe, pati yung stage nila nagbabago. I love it. Grabe, Stel, yung high note mo, te. Hindi ko maabot. Yes naman, Josh. Let's go. Oh, di ba? Ang ganda ng part na ganito. Di ba kayo natutuwa doon? Ako natutuwa ako eh. Ganorns. Oh. Di ba? Pati yung pagtitig nila sa'yo, intense. Ganorn. Wow, grabe, grabe yung performance na yon. I really, really love it. Ewan ko kung bakit meron mga nagko-comment na parang hindi nila nagustuhan yung choreography ng Mana. But for me, ang iconic kaya yung sayaw nila. Alam niyo yung part na ganyan-ganyan. Te, parang alam niyo kasi sa mga napapansin ko ah, sa mga K-pop choreo, syempre K-pop fan ako, doon natin ihahalin tulad. Wow, ang lalim naman ng ano na Tagalog word. But like, doon natin ihahalin tulad. Like, sa K-pop kasi, yung mga songs nila, like, there is this key na choreo, like key dance sa bawat song. So for example, if you guys know yung song ni Chungha, yung snapping,
'di ba meron siyang snap and snapping, yung parang yung key doon is yung ganyan ganyan. Snap and snapping, I will let you go. Snap and snapping, I will let you go. Tapos yung G, 'di ba yung G ng SNSD, yung crab legs nila. Yung parang nag-aano ano yung paa, tapos sa genie pati yung paa nila yung ganern ganern. Diba merong mga key points, ayun, key points yung bawat choreography kapag sa mga K-pop song, and sobrang yung mga key points na ganun, yung sobrang sobrang daling intindihin at saka gayahin, kaya minsan sobrang nagva-viral din yung mga songs nila, like you know yung G, te, parang ilang beses yata yung pinatugtog, parang ano yata nila yun, national anthem yata nila yun sa Korea, parang sobrang taga na ng G, but like sobrang iconic pa rin nung dance and nung kanta, and then yung genie, talagang pag nakita mo yung paa na nag-aano, tapos may gumaganto, may gumaganyan-ganyan, alam mo genie yon. Tapos yung snapping ni Chungha, diba? Oh. Pati yung ano, if you guys know the right ng Onis, if you guys know that, diba? Machi. Ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Merong mga key points, and I feel like yung key points ng performance na to is yung pagganyan-ganyan na SB19. Diba? Sobrang daling gayahin, and kapag pinakita mo yung sayo na yun, parang ma-associate mo talaga agad dun sa song na yun. Kasi sobrang daling gayahin, sobrang daling maalala yung sayaw, yung choreo. So, 'di ba? Bonggang-bongga yung choreography na to. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit yung iba hindi nila nagustuhan yung choreo. But for me, it was wonderful. Sobrang ganda ng performance, sobrang intense. Kasi naman, 'di ba? Sobrang intense nung makeup, sobrang intense nung damit, sobrang intense nung performance nung song, sobrang heavy. So parang 'di ba kapag naglagay ka pa ng bonggang choreo doon, parang sobra-sobra na, parang OA na siya. So talagang fitting lang talaga na yung ginawa nilang choreo is more on the light side, more on the what do you call this, laid back na choreography. So yeah, bonggang-bongga yung performance, I really really love it, from the concept to the makeup to the damit to the everything, the vocals is wonderful performance. Of course SB19 yan, talagang bonggang-bongga rin yung performance nila every time they are going to perform, kaya wala tayong masasabi. And ayun. So yeah, I guess that's that for today. And I hope you guys like this video. And if you do, click the like button down below. And you can also subscribe to my channel and tap the notification bell down below para ma-notify kayo every time I'm going to post a new video. And you can also comment down below what you guys think about this video, what you guys think about the performance of SB19 on YTFF. And of course, what you guys think about the choreography. Tama ba ako? Or like, pares ba tayo ng nalalaman ng puso? Char. But pares ba tayo nang naiisip na yung point dance nila and yung laid back na choreo, kasi for me it's perfect na talaga. So comment down below what you guys think about it. And ayun, you can also follow me on my social media accounts. You can follow me on Twitter at Jemaica_T, and you can also follow me on Instagram at Jemaica.T and at GlampyJem. And ayun, I hope you guys like this video, and I'll see you on my next one. Bye.